Hi! Ituturo ko sa iyo kung paano gumawa ng excuse letter na Tagalog. Base ito sa mga nabasa kong comments sa unang video ko na excuse letter pero English ang example. Para po ito sa mga magulang, guardian at mga estudyante. Umpisa na po natin! Halimbawa na agad tayo na pwede niyong gayahin. Umpisahan po natin sa petsa, syempre, 21 Mars sa 2024, Huwebes. Nilagay ko po dyan kung anong araw para alam ni teacher kung anong araw absent yung bata. Tagalog po ang Marso dahil nga Tagalog itong sample natin. And at the same time, ganito po yung format na nilagay ko. Pero kung gusto nyo ng Marso 21, 2024, pwede naman din yon. Tapos, 2 spaces after that, maglalagay po tayo ng pangalan ni teacher. Dahil Tagalog tayo, binibining Mercy D. Castro yung ilalagay natin. Imbes na Miss or Mrs. Kung Mrs. naman, dapat Ginang ang ilagay natin dito. Sa baba ng pangalan ng teacher, ilalagay natin yung designation niya. In this case, grade 2 advisor siya. Sa baba naman ito, ilalagay natin yung school kung saan nag-aaral ang bata. Kalipatan Elementary School yung halimbawa natin. At sa baba nito, ang address kung nasaan yung school. Ang example natin ay Barangay Kalipatan, San Jacinto Masbate, 5417. Then 2 spaces after that, binibining Castro, tapos Kuwait. Mahalaga yung Kuwait, huwag natin kalilimutan. At binibining Castro lang nilagay natin, hindi natin binanggit yung pangalan na Mercy dahil for formality po itong binibining Castro. Dumako na po tayo sa katawan ng liham. Sa baba po ito ng binibining Castro Kuwait. Babasahin ko po sa inyo. Magandang araw. Nais ko pong ipaalam sa inyo na hindi makapapasok ang aking anak na si Kate B. Kalinisan sa inyong klase ngayong araw, Huwebes, ika-21 ng Marso, taong kasalukuyan. Ito po ay dahil sa kadahilan ng mayroon po siyang ubo, sipon at lagnat. Ito yung binigay kong dahilan dahil ito yung common na rason kung bakit umaabsent yung bata. Pero kung ano po yung pinakarason kung bakit siya umaabsent, yun po ang ilagay nating dahilan. Sa baba nito, dinala ko po siya sa clinic at meron na rin pong inireseta ang gamot ang doktor. Gayunpaman, pinayuhan siyang magpahinga muna at hintayin gumaling bago pumasok ulit. Mahalaga pong ibigay natin kung anong ginagawa natin para ma-remedy yung situation. In this case, may sakit yung bata kaya ang ginawa natin ay dinala natin siya sa clinic para marisitahan ng tamang gamot. At yun nga, pinayuhan siya ng doktor na magpahinga muna. Then sa baba nito, humihingi po ako ng paumanhin sa panahong wala siya sa klase. Kapag lubusan na po siyang gumaling, tsak pong makapapasok na ulit siya at makababawi sa mga talakayan at aralin na hindi niya napasukan. Ito yung pambawi natin sa teacher na kahit absent yung bata, kahit absent yung anak natin, babawi pa rin siya the moment na gumaling na siya. Ibig sabihin kung may mga takdang aralin at may mga lessons na hindi siya na pasukan, gagawin niya yon the moment na bumalik na siya kapag magaling na siya. Mahalaga pong binabanggit natin ito, kaya huwag nating kalimutang ilagay itong part na ito. Sa baba nito, ilagay natin ang nakalaki po sa sulat na ito ang reseta niya galing sa doktor bilang katunayan na siya ay may dinaramdam. Ito pong part na to ay optional na lamang. Kapag dinala niyo yung bata sa clinic tapos binigyan siya ng reseta, pwede nyo pong ilagay. Pero kapag nag-self-medication lang siya, then hindi na po kailangang ilagay itong part na to. Instead, ilagay nyo na lang po ang humihingi po ako ng pangunawa sa bagay na ito. Tapos 2 spaces after that, maraming salamat po. Then 3 spaces, ilalagay mo na yung closing natin. Lubos na gumagalang, kuwet, mahalaga ulit ang kuwet, huwag kalilimutan. Tapos maglaan po tayo ng space sa taas. Isulat natin ang ating pangalan, Teresita B. Kalinisan. At ang designation natin, either magulang or guardian. Ngayon, maglalagay tayo ng signature dyan sa space na yan. Dito po malalaman na authentic or tayo talaga yung gumawa ng sulat. And at the same time, pwede rin naman pong hindi printed ang letter natin na ito. Pwede namang handwritten lang, gano'n naman talaga. Pero kung gusto nyo ng formal, then pwede nyo i-type sa Microsoft Word kagaya nitong ginawa ko. Bale size 11 po ito siya, tapos yung font style na ginamit ko ay kalibre. Ayun lamang po, sana may natutunan kayo sa video na to. Pwede nyo po itong kopyahin gaya ng sinabi ko kanina. Kung may tanong kayo, i-comment nyo lang sa baba at sisikapin ko pong sagutin ang mga to. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye!